And the angel went in male and female of all flesh, as God has commanded him, and the Lord shut him in. The flood was 40 days upon the earth, and the water increased and bare up the ark, and it was lifted up above the earth. And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the water. The waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. All flesh died that move upon the earth, both fowl and cattle, and of beasts, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. And all the nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land died. Every living substance were destroyed, which was upon the face of the ground, both men and cattle and creeping things, and the fowl of the heaven, they were destroyed from the earth, and Noah only remained alive, and that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na ito po yung magbigay ng confidence, Panginoon, sa amin. Maintindihan namin na yung salita, Panginoon, ay totoo. Ito po ay historically provable also. But again, iba-ibang level ang proof pwede namin bigay, but ito po ay definitely pwede namin pagkatiwalaan. So I pray, Panginoon, ngayong hapon, salamat sa film show yung kanina, nawa yung mga nakapanood. Kasi may background sila going in for this sermon. I pray kayo pong malalati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, sakto pa lang naman yan. So again, magandang hapon po sa lahat. Title po nito is, yung pinanood nyo rin, ganun din. No? Ano pinanood nyo? Okay. Yung channel ata yung ano, no? History in Genesis. Yan ang ano natin. Series natin to, ha? So, umpisa natin sa Noah's Flood. Kasi medyo exciting. Tsaka yung pinanood nyo. Karamihan doon, di lahat. No? Pero, ang dami doon paulit-ulit yung nagre-refer back sila sa story of the global flood, no? Yung tinatawag nilang dilubyo. Kung saan ang buong planeta, lahat po, ito po ay napalibutan ng baha. So, paano nangyari yun? Yun yung discuss natin. Kung kanina, nanood kayo. Sinong wala kanina? Yung mga kasama ko, syempre, no? Yung mga kasama ko, matanda naman eh. Hindi siya. Pero, Diyos, wawala. Ano nangyari? Anong ginawa mo? Kanina? Okay. So magkakaroon pa tayo ng maraming ganyan kasi po mag-aan tawag dyan, mas susupplement po niya yung ating pinag-aaralan dahil mas maganda po na kompleto tayo. Ibig sabihin, lahat ng makakatulong sa atin, yun ay gagawin natin, ano, kukunin natin sa iba. Yun po ay hindi ko pa na alam kung ano eh. Anong grupo sila, saan galing. Pero maganda naman yung at least yung ano. Puro mga scientist yung mga andun, di ba? Mga experts sa field nila. May mga archaeologists, may mga paleontologists, ano pa? Computer scientists, di ba? Meron din yung mismong pinaka ano. Microbiologists, ano pa? Geologists. Ano ba? Linguistics. Sino pa? Ano sabi na? Ano? Marine biologists. Meron din, no? So actually, marami yung pinagsama-sama lang yung pinanood natin doon. Meron pang break yan eh. Na yung nag-focus lang sila sa isang topic. Mas mahaba pang documentary. So, pero yung ano natin, makakatulong sa atin kasi ganito po yan. Ang atake ng kaaway, kumpleto rin. So, nasabihin sa atin, pag medyo na-involve tayo sa mga ganyang community, scientific community, okay naman dapat yan. Parang kanina, warning ko, di ba, sa mga estudyante, nagtatrabaho ka na, laging applicable yung salita ng Diyos dyan. As in, hindi tayo mapapahiya dyan. Sila yung mapapahiya sa atin. Yun lang eh, kung marunong tayo. Paano gamitin salita ng Diyos, alam natin yung place natin. Kaya parang kanina, ang ganda ng mga tanong sa Sunday school.
So kung alam mo kung saan, kailan gagamitin yan, napakaganda. Exciting mo yan. Actually, isa sa mga nagano sa akin, batang Kristiyano ako, dyan ako din na nahasa. Tapos, unti-unti, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Minsan, nagkukulang nga ako sa ibang, ano, sa ibang area, no? Kaya nga gusto ko sa atin dito, kumpleto tayo hanggat maaari. Amen? So, itong tinakil lang yung kaninang film showing, tatakil natin ngayon ng dito lang. Ito lang yung text natin. Sa kanina 6, no? Yun yung before Noah. O, nakilala natin si Noah sa 6, and then 7 and 8. Yung ano na, yung mismong flood. Ito pala yung pisa. Pero ito yung makikita natin na may papaliwanag po yung mga inaparad yung kanina basically. Yung mga geology doon, ano, paano nagbago yan, bakit yung Grand Canyon, and then yung fossils, yan. Yung mga wala kanina, hindi ko alam. Sabi diba, ulitin daw natin, siguro may pagkakataon. Amen? Kasi di na pwedeng laing ganun eh. So, pwede naman, pwede siguro every month, no? Kasi mga masyado madalas. So, dalawang beses lang tayo mag-solvating. Pwede rin. Kaya naman tayo Sabado, eh, no? Tingnan natin, siguro mga ano, every 2 months na lang. Film showing. Ang dami kasing magandang materials. At ayun nga, libre yun, di ba? Yung iba dyan, may bayad, eh. Pero lalo mga Christian sources, hindi na sila nagpapabayad. Kasi nga, importante malaman ng tao yan, eh. Kasi sa public school, sino gaaral sa public school dito? Tapos kamay. Private school. Walang school. Home school. Sino hindi na nag-aaral? So, pero nakikita mo yan sa mga TV lang eh. Di ba? May mga... Lagi po yan. May representative yung kaaway dyan. Pa, saan? Tinitwist po nila yung katotohanan. Lagi po yan. Kaya itong mga nakita niyo sa film, mga Christian group yan at least, nag-a-align tayo sa marami. Hindi rin lahat eh. Okay? So ngayon, ganun lang po gagawin natin sa Genesis 7. Dahil dito nag-break, no? Dito yung papaliwanag natin. Ano nangyari sa earth na yun? So present mo natin yung mga problema. Ano ba yung mga problema na encounter? Bakit yung mga tao hindi naniniwala sa Noah's flood? Sige nga, parang discussion na lang tayo ngayon. Nabanggit din yung iba dun eh. Sabi nila local flood lang. Ibig sabihin, parang dito nagbaha nung Undoy saka nung Ulysses. Dito lang yun. Sa ibang lugar, wala. Kasi nga naman, paano yung Mount Everest na napakataas? Diba? Yung ano lang nun, yung parang kaninang inakyat namin. Anong mount ba yun? Anong bundok ba yun? Parawagan na ba yun? Yung likod. Sakit ng pet ko ba din hanggang ngayon? Ayan, naalala ko tuloy. So paano yun? Yung paanan pa lang ng bundok. Alam nyo yung Mount Everest, yung paanan pa lang nun, mas mataas na sa maraming place sa mundo eh. So paano babahain yun? Okay? So hindi yun ordinaryong baha na ulan lang. Okay? Kaya isa-isayin natin to. So ano pa yung problema daw? Bakit sila iniwala sa Noah's flood? Masyadong malaki. Imposible. Wala daw ulan na pwede magpabaha ng ganun. Ano pa? Ano yung mga ano nila dyan? Evidence, wala yung barko. Hindi nakita yung barko. Siyempre, sira na yun. Pero actually, may mga nakuha sa ano eh. Asa pinagbabawal daw yung pumunta doon. Sa Iran. Hindi, Tera yun eh. Sa Istanbul. Sa Turkey. Sa Turkey. Sa lawak pala po ng ano, no, talagang hindi pa makikita agad eh. Yun nga, hala-hala lang pag nagpunta tayo din, napakarami ng ano. Yung pinuntahan namin kanina, napakaraming tao pambihira. Ay, doon na tayo mag ano, soul winning ng ilang taon siguro, hindi natin mauubos eh. Sa dami. Yagit ba naman yun? Yagit. Malapit sa Wawa. Malapit sa Wawa. Yeah. Tapos yung payatas ba, saan matayo ba yun? UC. UC na yan. Okay, so umpisa natin. Sasabi dito, the Lord said, Noah, come thou. Ito po yung nananawagan na po siya sa chapter 6. No? So ito na yung panahon na talagang game na. Kumbaga, ito na yung tapos na yung preparation. Buo na yung ark. And then,
Pinapasok na si Noah sa ark at kanyang mga kasama. At papatay na lahat. So ito yung nabanggit lang. Ito pala may problema na sila dito. Paano yung wolf, yung elepante, paano yung mapasok doon? Yan. Di ba? At sa yung aso pa lang, tsaka pusa ngayon, napakaraming species. Ibig sabihin, anong alam yung species ng dog? German Shepherd. Ha? Husky. Ha? Pug. Chihuahua. Libo na yan eh. Magkakasya ba yun sa Noah's Ark? Kung i-consider mo yung species, hindi. Ibon pa lang, ang dami. So kaya ang sinasabi dito, after his kind. Okay? Sabi dito parang yung creation, after his kind. Dito naman, binanggit din dito, 2 and 2. Ay na pala yun, no? So parang sa creation ngayon, hindi naman lahat. Kunwari aso, aso lang yun. Pati wolf, ando na. So kailangan mo lang kasi, ito yung in-explain kong, ano, napanood ko rin yan, ha? In-explain ko na lang sa inyo. Sa kung di nyo naintindihan yung sinasabi doong may tinatawag na nag-evolve pa rin. Nag-evolve naman talaga. Pero hindi yung pusa, hindi magiging aso yun. Yung aso, aso lang. Pero pwede maging husky, pwede maging pug, pwede maging rin mahal. Chihuahua, tsaka yung chow chow. Pero aso pa rin yun eh. Okay, ano ba yung share characteristic ng aso na sinishare? Pwede silang, actually yung pinakaano dyan sa Genesis, pwede silang mag-reproduce. Wala ka nakitang aso sa pusa, di ba? Hindi sila compatible. Pero pag aso sa aso, kahit anong breed pa yan, pwede. Kaya nga nagkakaroon ng crossbreeding eh. Ayun po yun. So kaya pumasok sa Noah's Ark, ay aso, isa lang. Actually, 7 yan, di ba? Dalawa po yan. Ito, yung mga clean na beast or animal, 7. So hindi lang dalawa, pag namatay isa, wala na. Kasi yung later mag-o-offer pa sila dyan, may papatay na naman, no? So yung mga clean beast, ibig sabihin, ito yung mga pwede nilang kainin nung time na to, after nito. 7 yun, so 7 pairs. Then yung mga unclean, ano yun? 2, no? 2 times 2, so 4 lang. So kasha daw yung pag kinonsider mo yung type lang, isang pusa lang, andun na yung lion. Hindi mo kailangan lion at saka tiger dun. Basta meron lang isang pusa dun. Okay, feline kind ang tawag dyan sa taxonomy, no? Okay. So kasha po yan. Okay, so yun pang another problem. Eh, paano niya nga pinasok yun? Hinuli niya yun? Sabi kasi dito, alam niyo yung before nito, hindi pa ganun ka, yung mga hayop before, yung during Noah, before the flood, hindi sila wild. Okay, yun yung makikita mo dito. At lagi nga nabanggit natin, kung naalala niyo yung binanggit natin sa history, na from Garden of Eden, time of Noah, and then current, ito yung current, ha? And then yung millennium, and then your heaven and your earth. So ilan yun? Category 5. Ayan natin. Ating mahiwagang. Ayan, para lang malinaw po, no? Ayan. What? Don't send. Okay, drawing tayo. Yan. Ito, ito yung timeline natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pwede natin i-designate po yan sa limang area. Tawagin na natin itong A, B, C, and then babalik po yan sa B. Babalik yan sa A. So, ibig sabihin po nung A, yung dalawa, ito yung pinaka-ideal, no? So, Garden of Eden dito. Garden of Eden, dito naman yung New Heaven, New Earth. Ito po yung pinakamagandang state ng ating lugar, no? Ang ating daigdig. Ibig sabihin, walang kasalanan, okay? Ano pa? Yun nga, yung mga hayop, di natin kailangan patayin, hindi natin kailangan kainin. Kasi masustansya yung mga, sapat na po yung mga
prutas sa atin, okay? So, lalala nyo dito sa Revelation, meron ang 12 ano eh. Tawag doon, isang puno lang, ang daming prutas, magkakaiba. Nabasa nyo na ba yun? And then, dito naman sa Genesis, di ba? Dito sa Garden of Eden, ano yung kamangha-mangha dyan? Siyempre, meron dito rin sa A dito, merong River of Life, may River of Life, merong Tree of Life, may Tree of Life. Ito nyo yun? So, ito po yung ideal, yung A. So, ngayon, after ng Garden of Eden, ito yung kay Noah sa B, medyo pangit na, no? Kailangan na nilang mag-dilig. Di ba? Kasi dati, hindi kailangan diligan yan. Hindi kailangan mag-dilig. May mist na lumalabas sa earth. Ganun po yan, eh. So, ngayon, andito tayo sa C. Ito yung pinakapangit na, ano, no? So, mga wild yung hayop. Ano pa? Maraming taggutom, di ba? May mga place na dry. May mga place na masyado ng malamig. Yan. So, later, babalik yung B na magandang, ano, San Millennium. Ideal. Kaya po, kaya pansinin niyo po yung edad ni Noah, ilan? 600 siya nag, ano, nag-start. Matatapos yon mga 700 something. Okay? Tingnan natin. Kailan siya namatay? So, study lang tayo muna ngayon, ha? Ilang taon namatay? 950 years. So, bumalik parang kina Adan, Eva't Adan pa, no? So, ilan? 950. So, parang itong period na to, napakahaba ng buhay ng tao. Ganon din dito. Ano sabi sa Bible? Sa Isaiah ba yun? O sa Zechariah? Tapos natin, Isaiah ba yun? Sino na lang? Yung wolf, lion, child. Yan. Isaiah 11. Hindi pala tayo tapos dito, pero naano natin to. Nadaanan natin to sa ibang panahon, no? Sabi dito, hindi, tama, nadaanan na natin yun. So, ito yung another reference, no, ng millennium. Sabi dyan, suckling child shall play on the hole of the asp, and the wind child shall put his hand upon a cockatrice den. Ibig sabihin, nilalaro lang nung bata yung ahas. Okay? And then yung ox, and then yung lion, bear, kumakain magkasama. Ba't di sila nagkakainan? Ibig sabihin, iba yung structure na nung ano nung wild animals. Hindi sila wild. Kumakain na sila ng asa na ba yun? Ayan, no, yung lamb, wolf and lamb shall dwell together, leopard shall lie with the kid. Okay, magkakasama-sama na sila. Ito. And the cow and the bear shall feed. Their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like ox. So, yung lion na hindi naman kinakain niya ng damo, ba't siya kakain ng damo? Mag-iiba sila. Okay? Mag-iiba yung structure nila. Kaya, mag-iiba rin yung kanilang diet. Okay? Wala nang wild animals. So, ito po yung millennium. Okay? Yan yan. So, yung gusto ko sabihin, yung sabi ko kanina, ano yung gusto kong hanapin? Yung haba ng buhay, no? Saan ba yun? Ano sinabi dun? And the day, yung sabi dun, parang disaster na pag namatay ng 100 years yung tao.
Ilan ko tapos na natin yun eh. Ayan, 65 pa pala ako. There shall be no more then an infant of days, nor an old man that hath not filled his days. For the child shall die 100 years, but the sinner, being 100 years old, shall be accursed. So, ibig sabihin, ang buhay nila, ahaba. Okay? Yan, so ito yung reference sa new heavens and new earth. Okay? Na nakita din natin sa Revelation. Kaya, so yun ang mapansin natin, itong panahon na to, B and A, and then A and B, mahaba yung buhay ng tao. Ngayon, ilan na lang? 70. Pag umabot ka ng 90, wow na, no? Samantalang dati daw, mamamatay daw yung bata, 100. So, kinukumpara tayo sa bata, 100 years old ka na, bata ka pa. Kasi iba na yung panahon ngayon. Okay, so nasabi ko lang to kasi balik tayo sa ating, ano, Genesis, ganyan po ang buhay nila. Yung time na yan. Okay? Ayan. So, for yet 7 days, so ito na, beforehand, sinabihan na agad si Noah na yung timing na papatay niyang maraming tao, again, yun ay consequence ng kasalanan, violence, and then basically, hindi nila pagsunod sa Diyos. Okay? Napigo ng Diyos sa kanila eh. Yan. So, yun na nga. So, question. Pwede ba yung buong katauhan ay mabuhay lang sa ito, sa 8 tao? Nag-umpisa nga kay Adam and Eve, 2 lang eh. So, kaya nga lahat tayo nanggaling dito na. So, kay Adam and Eve, and then, ito, sa pamilya ni Noah. Kaya, kung alam niyo po yung distribution ng tao na sinasabi lang mga Semites, yan, Semites, and then, the others, yun daw ay mga, yung Semites, nanggaling yung kay, sana ba yun? Shem, yan, Shem. Then yung Ham, sabi ha, yung mga Aprikano daw, Aprika Ham. Doon. Nabanggit din naman yun sa ibang place ng Bible, no? Then si Japhet, dyan daw tayo. Sabi. So, basically, nagalo-halo naman na yung mga tao. Okay? So, pero posible po yun. Okay, balikan natin yung ating nanggalingan dito. So again, ang pinatay lang po lahat ng hindi isda. Okay, yung mga isda, obviously, mabubuhay sa tubig. Okay, so lahat ng kailangan nila nasa ark na para mag-replenish ng earth, no? So tao, may hayop. Ayan. So ito, malinaw, and came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. So buong mundo yan. Kaya nung pinapanood nyo kanina, bakit ganun yung erosion na nangyari sa mga place like sa Grand Canyon at marami pang iba? Obviously, yung ibang lugar, hindi ganun eh. Ba't hindi ganun? Iba yung ano niya eh. Yung characteristic at saka yung composition ng lupa doon. So, pero yung ang sinasabi nila doon, problema nila, kaya di sila niwala sa Noah's Flood, sabi nila, millions of years. Di ba yun yung keyword doon na nanonood nyo kanina. Millions of years daw na nabuo yung layer 1, layer 2. Yun ang ano, concession at paniniwala ng marami scientists. Kaso may question doon. Paano mo masabing yung layer ito, kung na, 1 million years. Ito din yung sinasabi ko, yung may mga rock layers, tsaka soil layers. Sabi nila, million years, another million. Kaya nung binilang nila yun, naku, napakatanda na palang Earth. Ang problema ay sa introduction, Mount Helens, naalala niya yan? Ito ay sikat na bundok, pumutok nung 19 ano daw? 87. O, buhay na pala ako nun. 7 years old pa lang ako. So, nung pumutok yon, napakalakas,
marami na tabunan, and then nagkaroon ng another flood after nun, nag-create siya ng parang nangyari sa Grand Canyon. O paano mo sabihin millions of years, nangyari ngayon, ilang years lang. Months nga lang eh. So nung inaaral nila, parehong-pareho ah. So ganun pala yung pwedeng makreate ng isang ganung klase ng structure in a matter of months. Ilan nangyari yung Noah's flood? 150 days yung ano siya, nakalubog. Okay? 40 days and 40 nights yung ulan. Okay? Pero hindi lang po ulan yun. Makikita natin dito. So basta malinaw dyan, yan ay kaya ano yung title ulit natin? History in Genesis - Noah's flood muna tayo. Okay? Yung sabi niya, in the 600 year of Noah's life, in the second month, in the 17th day of the month. Another point dito, nakita niyo ba yung detalye na ginibigay ng Bible? Pwede ba inventohin lang yan? Pag naglalagay ka kahit po sa kwento niyo, kaya kanina yung kwento ni Francis, napakwento natin, di ba? Diyan pala nagkakaalaman ako sino yung totoo. Pag the more na nagbigay ka ng detalye, meron kang, kung hindi totoo yun, magkakikitaan ka ng mali, di ba? Ganun po yan. Kahit saan po yan, kaya importante yan. Ngayon, pag ikaw ay, alam mo, hindi ka nagising na mali, bigay ka lang ng bigay detalye, ang ganito yung nangyari, tapos ganyan. Kung may inaccuracy man doon, magkakaalaman pa rin, okay? So, ganun po yan. Kaya dito, binabanggit even the day. So, wala pang January, February dati. Pero ang minessure yung date sa edad ni Noah. Bakit? Kasi may timeline din yung from Genesis hanggang kay Noah. Dito sa chapter 8. Okay, so, ma-measure mo talaga yung edad ng earth. At pag binilang mo daw yan, nasa 6,350 lang, mga ganun lang yan. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga ATA scientists na millions of billions of years na yung earth. Okay? Nakuha nyo ba? Kasi again, mga estudyante, nakikita nyo po yan sa mga textbook nyo. Kung matalino kayo, tanungin nyo yung teacher nyo para mahilo siya. Tanungin mo, paano nasabi millions of years siya? Yan, balik ako sa kanina, di ba? Merong rock layers billions of years daw. Kaso may nakitang puno. Alam mo na, naguhukay ho ngayon eh. May puno na kaganyan eh. So ang puno po, nabubulok yan kung tagal, kung millions of years, nabulok na yan bago pa maging magpatong another layer ng isang million years, bulok na yun. Ganon din yung mga fossil. Di ba? So, yun ang paulit-ulit ha, kasi iba din napanood eh. Yung fossil po, hindi nabubuo yan ng, ay, namatay yung kalabaw. After millions of years, huhukayin natin, makikita ba natin yung kalabaw doon? Hindi na, kasi kung walang catastrophic flood, ang nangyari katulad sa Noah, mabubulok yung pati buto nun. Kung hindi man mabulok yung buto, magkakahiwa-hiwala yun. Kasi data ngayon ng aso yun. Aso, ng hangin. Okay? E kung nilibing, hindi rin magiging katulad ng fossil na buong-buo pati yung katawan niya. Makikita mo yung ano ng katawan. Okay? So kaya ang pinaka gusto nating aralin dito ngayon is totoo ba yung Noah's flood? Ba't hindi na ulit nangyari yan? Kasi sinabi rin ng Panginoon na hindi na ulit mangyayari yan. So ngayon talagang hindi na nangyari ulit yan at imposible na. One time lang siya nangyari dahil talagang dilubyo nga. Ibig sabihin na hinayaan ng Diyos na patayin lahat except yung ano yung piniling mga tao. Okay? Tutuloy lang natin dito ha. Ito yung sinasabi dito na the same day were all the fountains of the great book. Ngayon mga bata pa lang kayo, like kinukwento yung flood. Ang madalas sinasabi lang dyan, bakit nagkaroon ng flood? Malakas yung rain. Pero itong detalye na to, dito po siya yung una nangyari. Oh. Bago yung rain sa verse 12, merong nag-break. Ibig sabihin, may sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, may nagkaroon ng lindol po yan. Nahati. Okay? So, ayan, maganda minsan, ano naman yung film naman, 2012. Alam nyo ba yung 2012 the film? Ang ganda rin sa mga science film, tsaka yung The Core. Yung gusto mong panood nyo eh. Alam yung The Core? Ang ganda rin yun eh. Talaga science. Medyo. Okay. So anyway, mga science lesson. Kaso may bayad yun eh. Kaya matagal na yun, siguro may live din na nun. Anyway,
So kung yan ay nag-break sa ilalim ng lupa, at sabi dyan, fountains. Ano na-expect nyo sa fountain? Tubig, and then bumubulwak yan eh. Diba? So yung mga bukal sa bundok, kanina, yung mga bukal doon sa pinuntahan namin eh. Ano lang yan, naipon lang yan sa ulan. And then, naipon ng konti sa lupa, and then nag-flow kung saan. Pero pag sa ilalim ng lupa yan, at malaki yan yan, posible talaga magkaroon ng mag-flow yung mga nasa ilalim nun. And then, syempre, pag nag-break-break yung mga lupa, gumagalaw yan. Okay? Maganda panoorin nyo talaga yung 2012. Talagang yung water, hindi lang yung water na nakikita natin ngayon. Mayroon galing pa sa ilalim. And then, pag bumulwak yun, talagang tataas ng tataas. Okay? So, yun. And the windows of heaven were open. Yan, yung iba naman, sinasabi, meron pa daw kasyong merong malaking storage sa taas ng dati, before nung flood, na nag-break din. Okay? Pero wala sinabi dito eh. Ang nakikita ko talaga dito, yung sa ilalim ng lupa. Yun ang nag-cause ng, yun talaga yung malaking dahilan bakit nagkaroon ng baha. Later, after nitong flood, sasabihin ulit yun, nag-cease to. Okay? So yan, so 40 days and 40 nights, ulan lang ng ulan, and then, posible ba yun? Sa panahon natin, hindi naman eh, no? Lalo sa buong mundo. Kaya nga, kakaiba po yung nangyari nung time na yan, at nag-cause, nung katulad nung nakita natin na sa film, na talagang andaming namatay nung panahon na yun. Okay? Ano pa yung gusto kong i-ano doon? Bakit daw yung mga dinosaur nasa isang lugar? Nanadaanan niyo yun? So bakit hindi may dinosaur dito, may dinosaur dito, may dinosaur dito? Ang dami nila nakitang mga lugar na nagsama-sama muna yung dinosaur at ang sabi doon, doon sila namatay. At yung mga malalaking dinosaur nasa ilalim, yung maliliit na dinosaur nasa ibabaw. Paano nangyari yun? Dahil ba yung mga sabi nila, may mga Jurassic era, gano'n yun eh. Bakit may ibang era na ito yung mga dinosaur? Nakita ko yan, pag nagbabasa kayo, ito yung mga klase ng dinosaur, itong era na to. Itong era na to, ito yung dinosaur. Nung naghukay na sila ngayon, hindi naman ganun. Actually, itong era na to, may mga tao nga rin eh. Itong era na to, may mga ditong era na, actually, halo-halo sila. So, na-disprove yung kanilang mga evolution na una, ganito itsura ng mga dinosaur, and then after niya, naging ganitong dinosaur. Okay? So again, ang ginagawa dito, tinitingnan natin, inaaral natin, kung ano yung sinabi sa Bible, yun ang nangyari, hindi yung mga inasabi nilang millions of years, kesyo nagkaroon ng dinosaur, namatay, ewan nila kung bakit namatay, and then, nagkaroon ng tao. So hindi ganun. Dito sa Bible, magkasama yung dinosaur tsaka yung tao. At bakit namatay yung mga dinosaur? Ngayon ganda ang tanong. Ba't wala ang dinosaur ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Bakit nangyayari yun? So kasi nga nagkaroon ng pagbabago yung ating Earth. So yung ating mundo ngayon ay hindi na suitable para sa mahadong malalaking mga animals. Okay? Kaya may mga nahukay din po yung mga... Sorry, wala yung material ko dito, no? Nabisado ko lang. Kaya may film nga kanina eh. So meron po nung time nila, may mga malalaki ding turtles, may mga malalaking hayop talaga nung panahon, hindi lang dinosaur. Kasi yung panahon nila, ano daw? Mga tao, malalakas, mga tao, matagal mabuhay. Sa palagay niyo, ano mangyayari sa hayop? Ngayon, pag malaki ng matagal din mabuhay yung mga hayop, ano mangyayari? Lalaki yun. Okay? Yung anaconda, gaano kalaki ang anaconda? Kasi tumatagal silang yung buhay nila. Next. Ayan yung sabi ko nila, they and every beast after his kind. So yun yung clue na hindi lahat ng species andyan, yung mga ano lang, yung klase lang nila. After his kind, after his son, after his kind. Okay? Okay.
So, ito lang bagay na to. Gusto ko lang bigyan ng pansin yung sinabi dyan. And the Lord shut him in. So, ang Diyos ang nagsarado, ang Diyos ang magbubukas later. So, kaya isipin nyo kasi dito, paano nag-survive tong si Noah? Napakagaling ba nila? Siguro, in a way, pero ang Diyos kasi yung nagdadirect sa kanila eh. Kung sila-sila lang siguro, hindi siguro ganun mag-ano sila eh. Kaya again, maganda yung film na 2012. Nakikita niyo doon ang nag-survive doon, yung mga talino. Tsaka mga ilang mga ano. Kasi yun ang gustong i-preserve ng tao. Pero dito, ang Diyos ang nag-preserve, 8 lang ang nabuhay. Okay. So the flood was 40 days upon the earth, and the water increased and bare up the ark, and it was lift up. So paulit-ulit siya, no? Parang kasi nga, nagbibigay siya ng maraming details para pag may question, hindi mo siya maka-question at hindi mo siya pwede bigyan ng sarili mong interpretation na local flood lang at si parang isa pelikula po, may pelikula na ganyan na kesyo kaya lang nagka-flood kasi na nasira yung dam. So nasira yung dam, nagkaroon ng flood dito. Yun na yun. Hindi siya global. Hindi ganun. Sabi dito, lift up above the earth. The waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went upon the face of the water. So lahat, yung ark ay na talagang lumutang siya. And the waters prevailed exceedingly upon the earth and all the high hills. So yan ang sinasabing detalye, no? So di lang sinabing nagkaroon ng tubig at umangat sa earth. Pag earth kasi, lupa. Hindi lang lupa. Sabi dito, high hills. Pati Mount Everest. That were under the whole heaven were over covered. So talagang lahat. Okay? Hindi lang yung mabababang lugar tulad ng San Mateo, Marikina. Hindi, pati Mount Everest. Ito pa yung another detail. No? Sabi, 15 cubits upward did the waters prevail and the mountains were covered. So kanina, hills, ngayon, mountains at 15 cubits. So medyo mababaw lang, no? Pero yung pinaka-peak daw, parang ganun lumalabas dito. Alam nyo magkano ka taas yung Mount Everest? Kinakalam. Ilan? So naalala ko 11 kilometers. Napakataas nun. So parang dito hanggang Montalban. Ganun, di ba? Ano ba? Hindi, 9 lang ata yan, 9. So basta taas pa to. Lagpas pa sa Wawa. Okay, dami mo yung Marikina. Yung ganun kataas ang Mount Everest. So, ganun kataas yung flood. Mas mataas pa doon ng 15 cubits. So, napaka dami ng tubig, no? Okay, so, para lang sigurado, napatay lahat. At alam mong ganun kalaki yung flood. Sinabi rin na lahat ng laman, patay. Obviously, hindi yung mga fish. Pero lahat po yan. Kasi imagine mo, marami-rami na rin yung hayop at tao nung panahon na yun. So, patay. So, baka hindi pa malinaw yun. Okay, hindi lahat ng isda. Okay, yung mga meron lang, breath of life. In the dry land died. Okay, so lahat, except si Noah and sa mga hayop na nasa kanya. So, ang gusto kong bigyan na rin, parang kanina umaga, what is life? Ano yung buhay? Hindi ko alam. Basta hindi rin gumagalaw. Pero pinatay ng Diyos. Noong panahon na yan, diniprive lang sila ng hininga. No? So, sila inilunod. Yun, patay. So, pwede pala ang Diyos ay gumamit ng ganitong mga catastrophe. No? So, alam natin, minsan hindi lang flood or hindi lang tubig ang pwede ka malunod. Minsan pwede ka malunod saan. Pag wala masyadong oxygen, patay. Okay? So maraming pwedeng gawin ng Diyos. Every living substance was destroyed which is upon the face of the ground, both man and cattle. Inulit lang. Eh, ba't pati yung, ano, ibon? Ba't namatay ibon? Eh, pwede silang lumipad na lang. Kaya ba malumipad ng 150 days plus 40? Diba, halos isang tao, pwede kailangan mong lumanding. E buti hindi sila lumanding doon sa Noah's Ark na. Hindi pa rin, malakas yung ano, tubig.
mamatay, kakasakit. Talagang sinarado po nila yun eh. So patay din. And Noah only remained alive and they that were with him in the ark. So actually may mga spiritual application to, no? So ibig sabihin, ang Diyos ang papatay, siya rin yung nagbuhay. Okay? Parang ating lesson sa Isaiah. Malala nyo sa pag-Thursday. Ano daw? May remnant. Ibig sabihin, yes, papatay niya yung mga, ginantihan niya yung mga Israel, pero may natira. So, ganun din dito, no? Yung prinsipyo. Minsan, talagang may panahon na ang Diyos ay maghuhusga, catastrophic, pero may maninatiling buhay yung mga kanyang pinili. Okay? So, tapusin natin dito, and the waters prevailed upon the earth 150 days. So, hindi ka tapusin dyan sa 8 and 9. Pero, balik tayo sa ating film. So, paano masabing ito'y totoo at hindi ito katang-isip lang? Kasi lahat po ito, pag tinignan mo to, yung mga kinu-question nila dati, lahat po yun napatunayan ng accurate din pala yung sinasabi sa Bible. Okay? So, ano po yung mga points kanina nyo? Madalas kasi dun yung catastrophe, yung fossils, paulit-ulit. Tapos, meron daw nakitang yung microbiologist. May mga ano pa, may mga cells. So, kung matagal ng patay, sobrang tagal, millions of years na yung namatay, yung mga hayop, dinosaur. Ba't meron pa itong living tissue, di ba? So, magagaling yun. Kung tuyong-tuyo na dapat yun. So, again, kung ito ay nangyari lang na 6,000 years ago, posible pa. Okay? Na-preserve kasi sila eh. Na-preserve sila sa putik, natabunan sila ng mabilisan, then saka sila na-preserve doon. So, yun yun. Ano ba? Ano yung points kanina? Nalimutan ko na eh. Ha? Yung sa? Stars. Ano yung stars? Ah, okay. So, meron din sa Noah's Flood, no? Okay. So, yun ang tatakil natin next. May time tayo. Ano pa yung mga proof ng Genesis ay history based naman sa ibang... dito kasi wala na yun. Iba na yun, no? Okay. So, yun muna. Ilis lang tayo, no? So, anong para saan itong inaaral natin? Later po, yung mga kabataan niya, magkakaroon ng mga documentary yan na... Baki ng college. Kaya hindi nga kayo mag-college eh. So, mga pelikula lang yan. Ang ginagawa ng Hollywood at saka yung mga magkakontsaba po yan. Yung mga 80s, di ba? Mga naturalist tayo na ganyan. Mga basta hindi sila niniwala sa Diyos. Okay? Materialist, humanist, saka basta yung walang Diyos. Ganun. So, paano mo i-explain yung mga bagay-bagay na nakikita mo sa paligid mo? Ipapasok po nila yung mga naturalistic explanation nila, like baka may aliens. Saan mo gagaling yung ano? May aliens. Diba? Kaya ngayon, halos sa pelikula ngayon, pelikula, gano'n na. Aliens, may aliens, may iba-ibang alam klase ng aliens. Diba, nag-i-English pa, diba? Totoo mag-English yun. Si Thanos, diba? Sobrang hindi na international yun. Galactic language na yun. So yan, ang iniwas natin mangyari dito, madala tayo ng philosophy na sanlibutan na sa kanila walang Diyos, and therefore, itong mga bagay nito, dapat may pinanggalingan to outside of God. Diba? Which is, yun na, konta na yun sa sinasabi sa Bible. So kaya, itong inaral natin ngayong hapon, itong Noah's Flood pa lang, kung hindi ito totoo, hindi na nangyari ito. Hindi, wala namang ganyan eh. Ang problema nila actually, may mga record po sa lahat daw ng cultures ng Noah's Flood. Equivalent, di exactly the same. Pero, mayroon. Hanggang China, India, Russia, may lagi silang version ng Noah's Flood. O bakit kaya ganun? Baka nangyari talaga. Yun lang explanation dun. Di ba? Hindi man ganong ka-accurate, hindi mo na makukuha ng ganong ka-accurate lang.
So pinapatunayan lalo noon yung Bible ito, mas accurate, mas detalyado yung mga nasabi dito. And therefore, hindi tayo ngayon madi-discuss sa magbasa ng Bible natin. Sabi natin, eh, ano naman yan eh? Kwento lang ni ano yan eh, Noah, sino ba yung Noah na yan? Ganun ba? Madi-discuss. Kaya parang hindi mo ginagala yung salita ng Diyos kasi ang sabi ng kusino, ng scientist, ano, hindi naman daw totoo. Yan. At marami pa tayong mababasa dito, yung Jericho, yung Fall of Jericho. May napanood akong documentary, hindi naman daw totoo yun. Kasi parang miracle yun eh, biglang nag yung mga walls nila bigla lang nagbagsakan. Paano mangyayari yun? Walang explanation sila doon. Eh ito, may explanation ka ba? Yan ang sinabi ng Bible. And then later, yung mga mas recent findings, mas sinusuportahan yung sinabi ng Bible. Paano yan? So, dapat lalo tayong tumibay sa pananampalataya. Yun lang gusto ko sabihin dito. Wala pong ano yan. Ang mapansin nyo dyan actually, yung mga community na hindi naniniwala sa Diyos, sila yung nagkukutsaban. Sila yung, basta yung mga sigat, mayaman, na ayaw tayong maniwala sa Diyos. Yan. Pero yung mga karamihan, yung mga naniniwala sa Diyos, lagi may proof yan. At pagbanggay-banggay mo yung kanilang explanation, mas makikita mong kapanipaniwala yung ano, nakaside sa Bible. So yun lang yun. Next time, tingnan natin kung ano yung mga aral natin iba. Amen? Amen. So next time, sayang, sama-sama sa tayo kanina eh. Eh meron tayo ibang pinuntahan. Pero next time, okay? Hanap pa tayo. Doon sa channel lang yun, marami ng ano. Pero again, ha, walang isang channel na ano, pure 100%. Ano. So iba-iba rin yan eh. Hey, lang muna. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na yung series na umpisa namin ay maging kapulutan ng aral, Panginoon. Pananampalataya din. The more na makita namin ang inyong salita pala ay hindi katang-isip lang. Tulad ng charge ng iba, Panginoon, ng bintang. Sinabi din naman sa isang sa inyong salita na darating po yung panahon na talagang marami mga willingly ignorant ay tatanggi, Panginoon, ang inyong pagbalik muli. Yung katotohanan sa salita. So I pray na the more na andun nga, makita namin yung pangangailangan, Panginoon, na ma-explain to Lord, kayo rin po magbigay ng mga sources. At kami mismo, Lord, internally, bigyan niyo kami ng kapasidad na maintindihan ito, Lord, para again, tuloy-tuloy po ang gawain. Dahil ito po yung gusto yung mangyari, maligtas yung mga tao, and then magpuri sa inyo, maglingkod. Wala po, malalanin yun po aming involvement sa sanlibutan, Panginoon, aming mga trabaho, pag-aaral. Panginoon, we pray na kayo pong mag-iingat at magagabay, Panginoon, lalo may mga challenge din po, Lord, even mga teachers namin, may mga iba-ibang paniniwala din, may kumikilos, Panginoon, sa taas, yung mga paniniwala na kahit gaano ka-absurd to, Lord, mga kalokohan sa mga bakla, tomboy. Ito yung sinusubukan nila, Panginoon, at simil sa religion na inculcate sa mga bata, Panginoon, ano yung sarili lang, paniniwala, so I pray. Lalo kami tumibay, Panginoon, magtanong, Panginoon, kailangan talaga, tulungan niyo po ang bawat isa, yung lingkod, Panginoon, tulungan niyo po ako kung paano ito malalabanan, na-explain ng maayos, Panginoon, sa bawat isa, na yung tamang approach, para po kami ay na-encourage lalo, lalo kami maniwala, lalo kaming tumibay sa pananampalataya. Kailangan po lalagyan kayo pong mag-ingat sa bawat isa sa another week, Panginoon, yung mga future plans, Panginoon. Francis, Panginoon, ingatan niyo po, Lord, siya na kayo, yung kalooban ng kanyang hanapin at gawin. Gamitin niyo lamang kami. Maraming sa lahat kanina po ay medyo okay naman ang usapan, ang nanay. Madabatin niyo po yung masyaran niyo kanyang tatay, tatayan, ang kapatid, Panginoon. Ang kapitbahay din nila doon, Panginoon. Napakaraming kaluluwa doon. Alam po again, kayo pang malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.